at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay kalang sa Diyos na sa timay lalang. Tanay inakoniyat hinirang kawang iningatan, ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo ngayon ay natitipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. At upang tayo po ay maging karapat dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababang loob po tayong humiling ng pagpapatawad mula sa Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililingap mo ang mga walang inaasahan kundi ikaw. Hindi maidarangal at hindi magiging banal ang sino mang sa iyo'y napapawalay. Dagdagan mo ang iyong kagandahang loob sa amin upang sa iyong pamumuno at pangangasiwang magiliw, mapakinabangan namin ang mga biyaya mo sa lupa bilang pagkakamit na namin sa makalangit mong pagpapala. Sa pamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, ginawa ni Moises ang lahat ayon sa utos ng Panginoon. Kaya ang tabernakulo'y itinayo nila noong unang araw ng unang buwan ng ikalawang taon mula nang umalis sila sa Ehipto. Si Moises ay nagtayo ng tabernakulo. Inilagay niya ang mga tuntungan nito. Itinayo ang mga bastidor. Isinuot sa mga argolya ang mga trabinsano at itinayo ang mga poste. Nilatagan niya ng lona ang ibabaw nito at inatipan, tulad ng utos ng Panginoon. Isinilid niya sa kaban ang mga tapyas na batong kinasusulatan ng mga utos. Isinuot sa mga argolya ng kaban ang mga pasanan at ipinatong ang luklukan ng awa. Ipinasok niya sa tolda ang kaba ng tipan at tinabingan ayon sa utos ng Panginoon. Nang mayari ang tabernakulo, nabalot ito ng ulap
at napuspos ng kaningningan ng Panginoon. Hindi makapasok si Moises pagkat nanatili sa loob ang ulap at napuspos nga ito ng kalwalhatian ng Panginoon. Sa paglalakbay ng mga Israelita, nagpapatuloy lamang sila tuwing tataas ang ulap mula sa tabernakulo. Kapag hindi tumaas ang ulap, hindi sila nagpapatuloy. Hanggang hindi tumataas ang ulap, hindi sila lumalakad. Kung araw ang ulap ng kapangyarihan ng Panginoon ay nasa tapat ng tabernakulo, kung gabi namay ang haliging apoy, ito'y nasa isang lugar na kitang-kita ng mga Israelita at siya nilang tanglaw sa kanilang paglalakbay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Nasasabik ang lingkod mong, sa patio mo ay pumasok. Ang buo kong pagkatao'y umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko'y pinupuri buhay na Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Panginoon, sa templo mo, mga maya'y nagpupugad. Maging ibong layang-laya, sa templo mo'y nagagalak. May inakay na kalinga sa tabi ng iyong altar. O Poon, hari namin at Diyos na walang kupas. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Mapalad na masasabi, silang do'y tumatahan. At palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. Ang sayo'y umaasay, masasabing mapalad din. Habang lumalakad, lalo mo nga silang palakasin. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Kahit isang araw lamang, gusto ko pang sa templo mo, kaysa isang libong araw na iba ang tahanan ko. Gusto ko pang maging bantay sa pinto ng iyong templo, kaysa ako'y mapasama sa masasamang mga tao. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Magsitayo na po ang lahat. Salitang bumubuhay. Alleluia. 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 Sumainyo ang Panginoon. Sumayo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay katulad din ng isang malaking lambat na inihagi sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ay hinila ito sa pampang, at naupo ang mga tao upang pagbukod-bukurin ang mga isda. Tinipon nila sa mga sisidlan ang mga mabubuti, ngunit itinapon ang mga walang kwenta.
Gayun din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel at ihiwalay ang mga makasalanan sa mga banal at ihahagis ang mga makasalanan sa maningas na pugon. Dooy mananangis sila at manggagalit ang kanilang ngipin. Nauunawaan na ba ninyo ang lahat ng ito? Tanong ni Jesus. Opo, sagot nila. At sinabi niya sa kanila, kaya nga, ang bawat eskriba na kumikilala sa paghahari ng Diyos ay tulad ng isang puno ng sambahayan na kumukuha ng mga bagay na bago at luma sa kanyang taguan. Nang masabi na ni Jesus ang mga talinghagang ito, siya'y umalis doon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Alam po natin na sa buhay natin ay hindi lahat perpekto. Maraming pagkakataon na kahit tayo ang sarili natin na pagtatanto natin na tayo ay nagkakamali, tayo ay nadadapa, tayo ay may mga pagkukulang. Kahit to ang mga komunidad na ating napabibilangan, hindi ho siya perpekto. Marami din pagkukulang. Kahit po ang simbahan, kahit isa siyang relihiyon na itinatag ni Jesus, hindi pa rin siya perpekto. May mga pagkukulang, may mga kahinaan. Sa madaling salita, mga kapatid, ang bawat isa sa atin sa mundong ito, hindi perpekto. Bakit ko nababanggit ang bagay na ito? Dahil po sa ating ebanghelyong napakinggan, si Jesus ay nagbahagi ulit ng talinghaga. At saan nagpapatungkol ang talinghagang ito? Patungkol ito sa isang malaking lambat na hinagi sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. At pagdating sa pangpang, ano ang sabi sa kwento ni Jesus? Ihiwalay ang isdang mabuti sa isdang hindi mabuti. Balikan ho natin yung konteksto nito, mga kapatid. Nung panahon ni Jesus ang mga Hudyo, ginagawa naman talaga ang bagay na ito. Hinihiwalay ang isda. Yung isdang pwedeng kainin at yung isdang pwedeng hindi kainin. Ngunit ibinagay ni Jesus ang kwento na ito, ang talinghagang ito, patungkol sa ating buhay pananampalataya. At ano ang sabi ni Jesus? Darating ang mga anghel, ihiwalay ang mabuti sa mga makasalanan. Pero bago umabot sa ganung pamamaraan, mga kapatid, magandang tingnan na ang pananampalataya natin ay parang nasa loob ng isang lambat. Tinatanggap ang bawat isa. Tinatanggap ang kakulangan ng bawat isa. Tinatanggap ang bawat kapintasan. Tinatanggap ang bawat kahinaan ng isa't isa nasa loob ng isang lambat. Pero sa bandang dulo ng buhay natin, tayo naman ang gumagawa ng pagpili. Pipiliin ba natin magpakabanal o pipiliin natin ang kasamaan? Magandang tingnan yan, mga kapatid. Bakit? Dahil ang bawat isa sa atin, hindi nga perpekto, pero tinatanggap sa loob ng lambat, tinatanggap sa loob ng simbahan, tinatanggap ng Diyos ang bawat isa sa atin. Pero, tayo pa din ang gumagawa ng pagpili. Kaya nga, magandang tingnan po yan sa buhay natin, mga kapatid. Ano po ba yung mga pagpiling ginagawa natin? Yung pagpili po ba natin na ginagawa,
magdadala sa atin sa kabanalan? O yung pagpili na ating ginagawa, magdadala sa atin sa pagkakasala? Nandoon yung pagiging hindi natin perpekto, pero hindi nangangahulugan na hindi natin kayang magpakabuti. Kasi minsan ganyan ang rason natin, di ba? Sinasabi natin, hindi ako perpekto, may pagkukulang ako, may pagkakasala ako. Pero mga kapatid, ang pagiging mahina natin, ang pagiging hindi natin perpekto, hindi nangangahulugan na hindi natin kayang magpakabuti. Dahil sa bawat oras ng buhay natin, ang panawagan sa atin ni Jesus, magpakabanal, magpakabuti. Kaya nga sana mga kapatid, yan yung isalang-alang natin sa ating puso. Huwag natin laging gawing dahilan, tao lang ako, mahina ako, may pagkukulang ako. Tandaan mo mga kapatid, lahat tayo ay nilikha ng Diyos na kanyang kawangis. Ibig sabihin, may taglay tayong kabutihan. May taglay tayong kabanalan. May taglay tayong kagaya ng mahal na pong Jesus Nazareno. Ang ating pagiging hindi perpekto, hindi dahilan upang tayo ay magpakabuti. Kaya mga kapatid, yan ang hilingin nating grasya sa misang ito, na sa bawat paggawa natin ng desisyon, sa bawat pagkilos at pag-uugali natin, nawa ang piliin natin ay ang mahal na pong Jesus Nazareno. Dahil ang pagpili sa mahal na pong Jesus Nazareno, pagpili sa pagpapakabuti at sa pagpapakabanal. Amen. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tumugon tayo ng may pananalig sa paanyaya ng Diyos na pumasok sa kanyang kaharian. Buong kababaang loob po tayong manalangin, Panginoon, gawin mo kaming karapat dapat sa iyong paghahari. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong paghahari. Ang simbahan naway, huwag tumigil sa pagpapahayag ng ebanghelyo sa lahat ng tao, dako, wika at kultura. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong paghahari. Ang mga tao naway, huwag manatiling sarado sa nakaugaliang kultura, bagkos mapayaman nila ang isa't isa sa kanilang pananampalataya kay Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong paghahari. Ang mga walang wala sa mundong ito, naway maging mga tagapagmana ng kayamanan ng kaharian ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong paghahari. Ang mga pinaghihinaan na ng loob dahil sa bigat ng kanilang mga pagsubok at karamdaman, naway huwag ipinid ang kanilang puso at bagkus palalimin pa ang kanilang pananampalataya kay Kristo sa dinaranas nilang mga pagdurusa. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong paghahari. Ang mga namatay, naway tanggapin sa kaharian ng langit. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong paghahari. Panginoong Diyos, makibahagi nawa kami sa iyong pag-ibig na bukas sa lahat ng tao. Tanggapin mo kaming lahat kasama ng aming kapatid na si Jesucristo,
ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maupo muna po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na sa iyo rin nagmula at ngayon aming ginaganap sa iyong dambana upang sa aming ginaganap na pagdiriwang ay iyong paglingap ay magtaguyod sa tanan at magpabanal sa aming pamumuhay sa kasalukuyan at mag-akay sa amin sa ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong pagiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay
at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagkupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami paintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Narito po si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Thank you.
Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagsaluhan namin sa banal na paikinabang ang alaalang walang kupas na iyong anak na nag-alay ng sarili niyang buhay para sa aming kaligtasan. Ipagkaloob mong ito ay magdulot ng pag-unlad sa ipinamanan niya sa aming pagliligtas bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na po ang Jesus Nazareno. Inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan nang pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang
kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin.